Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Okay, vision, mission, and core values. Because we have now, I'm introducing to you the new system of our church. But not just our church, but the whole denomination of Dawn of Faith. Kaya ito, establishing na yung vision natin, mission, and core values. Yes, kung nakusin yan. Pero gusto ko dapat memorize talaga natin yan. What is our vision? DFCCI is united to plant churches nationwide and beyond. What is our mission? Proclaim the gospel and multiply disciples. What are our core values? DFCCI, this stands for disciple making, F, family oriented, C, Christ centered, C, and I, ang galing niyo dyan. So, dapat memorize natin mga kapatid. But today, I'd like to introduce to you a process, okay? O isang sistema na proseso ng pagpapalago naman sa ating church. Matapos, maayos natin ang vision, mission, or values. Dito naman tayo sa isang sistema ng proseso na magpapalago sa as a Christian, tayo ay lumalago sa ating relasyon sa Diyos. And at the same time, yung numerical growth, of course. Kasi gusto rin ni Lord, lahat ay maligtas, mga kapatid. Including your family and loved ones, of course. Your friends, di ba? Neighbors. So kaya, gumagawa po tayo ngayon ng isang sistema na proseso ng pagpapalago, mga kapatid. So tatawagin natin itong LEAD. Okay? LEAD stands for Leadership, Empowerment, and Development. Ano po uli ang LEAD? So based on the Word of God in 2 Timothy chapter 2, verse 2, pansinin po natin. Sa 2 Timoteo, Kabanata 2, Talatang 2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Kung papasinin po natin talatang ito, merong apat na tao na binabanggit dyan. Eh, halimbawa, kuha ko ng apat na gwapo rito. Saan mga gwapo? Wala akong makita. Gwapo, aliyah. Ano, just real, aliyah. Gwapo, sino pang mga lalaki dito? Abet, aliyah. Yeah, para uniform. Ayan. Dito kayo sa mga SN, si Harley. Okay, isa pa, mga top guys natin. Ano ka, ano? Ikaw, pogi eh. Ikaw. Ano ka rito, Jeff? Ano ka? Guwapo yung tinuturo mo eh. Gusto ko yung pogi. Presence of God inside. So tingnan natin itong talatang ito, mga din, at least para maging malinaw sa akin. Ano? Una, ang nagsasalita dyan, si Pablo. Sabi ni Pablo, at ang kausap niya si Timoteo. Halimbawa, ito si Pablo. So, kinausap niya itong si Timoteo na kanyang disipulo, kanyang tinuruan ito. Sabi niya kay Timoteo, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaan. Yung ikatlo. Ibig sabihin, ano mapagkakatiwalaan? Yung mapagkakatiwalaan, maituro rin yung itinuro ni Pablo kay Timoteo na ituturo niya sa kanya, dapat mapagkatiwalaan siya na maituro rin niya sa iba. Getting it? So, tinitiyak ni Pablo ngayon na lahat ng itinuro niya kay Timoteo magpatuloy. Hindi tumigil. Hindi maihinto lamang sa kanya na naturuan na kita. That's it. Hindi. Kasi mamamatay na si Pablo. He wants to make it sure all his teachings na natutunan nito ay magtuloy-tuloy hanggang doon sa iba. Are you getting it? Okay, palapangan natin ang Panginoon. Okay, palapangan natin ang mga pogi na ito. So ngayon, ang isa sa pinakamahalaga na itinuro ni Pablo kay Timoteo ay nakasulat dito sa Marcos, Kabanata 16, Talatang 15. This is the mandate of the Lord Jesus Christ.
Kaya kinuha natin ito sa isa sa pinakamahalaga dahil naniniwala ako ito ay para sa lahat ng Kristiyano. Okay? Nakasulat, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Could you imagine, sabi ni Paul dyan, oh, sa paghayo ninyo sa andaw, sa buong mundo. That's why our vision, di maliit dyan. Napakalaki niyan, mga kapatid. To plant churches nationwide and beyond. So, sabi ni Pablo, humayo kayo ha sa buong mundo. Pagkatapos, ipangaral ninyo sa lahat ng mga tao, sabi ng Panginoon. Sa lahat, sabi natin, lahat ng tao. Basta may kaluluwa. Hindi naman yung katabi, may kaluluwa ba yan? Kasama yan. So, tiniyak ni Pablo na hindi matitigil ang pangangaral ng mabuting balita. Kailangan magtuloy-tuloy para sinabi, Timoteo, kaya kita tinuruan. Para maituro mo rin yan, maghanap ka na mapagkakatiwalaan. Ibig sabihin, yung matapos ituro sa kanya, mapagkatiwalaan siya, ituturo rin niya yan sa iba. So dapat tuloy-tuloy, mga kapatid, amen? Yung pangangaral ng mabuting balita. Yan ang kailangan natin lahat, mga kapatid. Walang sino mang hindi kailangan yan eh. Yung mabuting balita patungkol sa Panginoong Jesucristo. That's why our mission is this. Proclaim the gospel and multiply disciples. That's why we need to produce leaders. Kailangan natin ito. Kaya nga meron tayong tinatawag na lead. Why? Because lead is about leading people to Christ. Dapat kabisado natin kasi isi-series ko sa puli. Ito naman ang isi-series ko sa inyo. Because lead is about leading people to church. Leading people to care and leading people to church planting. Parang ganito, ibang matapos makakilala sa Panginoon ang isang tao, di po ba? Importante yan ay madala natin sa simbahan, sa pagtitipon ng mga mananampalataya. At pagkatapos na siya ay nasa simbahan, dyan natin siya sisimulang alagaan. At kapag siya ay naalagaan, lumalago yan, mga kapatid. At makatuwang natin, makasama natin sa vision ng ating simbahan. Are you following? Parang isang sanggol na ipinanganak, anong susunod mong gagawin dyan? Eh, importanteng madala mo yan sa tahanan. Sa kanyang pamilya at pagtapos, doon siya aalagaan, aarugain, palalakihin. At pagkatapos, maging katuwang ng kanyang pamilya. Ganyan din sa atin, mga kapatid. Sa bawat nakakakilala sa Panginoon, importanteng sikapin nating madala natin sila dito sa kanilang simbahan, sa ating simbahan, na isang pamilya para maalagaan natin sila, lumago sila upang sa ganon makatuwang ng ating simbahan sa pagtatayo ng mga simbahan ba. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Is that clear? That's why lead produces leaders. Kaya itong sistema natin, our new system, it is a process. Isang proseso po ito, Panginoon, mga kapatid, to produce leaders. Because church should also focus on producing leaders. Ngayon, ang problema, maraming problema mo, karamihan ng mga simbahan, mga kapatid, ang problema pa rin sa hindi paglago, kung bakit hindi lumalago, I mean, to many, some nations, mga kapatid, mga churches din, foreign churches, nakita ko, ito rin talaga ang problema na kung bakit hindi lumalago. Pag sinabi natin paglago, not just a numerical growth, okay? Yung maturity ng isang Kristiyano. Kasi pag talagang lumago ang isang mananampalataya sa kanyang relasyon sa Diyos, tiyak yun, dadami yan, mga kapatid. Makakahikayat yan, katulad nung tinalaki ko sa inyo, yung influential ministry natin, mga kapatid. Because we are the light and salt of this world. So, kaya, mamamasin natin, mga kapatid, ano yung nagiging problema pagdating sa hindi paglago ng mga simba? Alam nyo kung ano? Tanong sa akin, ano? Leadership shortage.
kakulangan ng mga leaders. Ngayon, ang tanong, bakit nagkakaroon ng tinatawag na leadership shortage? Kahit dito sa ating, kung tutusin, kailangan pa natin ng maraming mga leaders dito. When you talk about leaders, I'm not just talking about having a microphone in front of you. Hindi ganun yan, mga kapatid. Hindi ko sinasabi katulad ng mga komentary ito, mga agandang boses eh. Yun agandang thinking natin ng leader. Hindi ganun yun, mga kapatid. So bakit nagkakaroon ng leadership shortage? Alam nyo, isang dahilan, yung tinatawag natin limiting beliefs. Limiting beliefs. Kaya pala hindi makapag-produce ng mga leaders ang mga simbahan dahil may mga limitations. Parang ganito kasi yan, mga kapatid. Ha? Akala minsan natin kapag nakakilala sa Panginoon, sabihin natin, naborn again ng isang tao, okay na. Parang, that's it. Tapos na. Okay na siya. Nakakilala na sa Panginoon. Tapos na. Hindi ganun yun, mga kapatid. Hindi totoo yun eh, na walang katiyakan pa rin na hindi porke siya ay nakakilala sa Panginoon, magiging leader na yan. Na magagawa na niya na makahikayat ng mga tao to lead people to Christ. Hindi. There's the assurance, mga kapatid. Yung iba, akala natin, di ba tumanggap na sa Panginoon yan? Dapat mabait na yan. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Di ba? Isang, akala natin ganun eh. That's it. Makakilala na kay Lord. Masipag na yan. Magaling na yan. Mabunga na yan. Akala natin ganun. Pero hindi lahat po na nakakilala sa Panginoon. Hindi lahat na mago. Hindi lahat naglingkod. Hindi lahat nagamit ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Hindi lahat. Marami pa rin mga Kristiyano ngayon. Para ba naghihintay na lang nila na sunduin sila ng mga anghel at mapunta sa langit? Hindi. Maraming Christian ngayon, sad to say, parang tempted na sila na nagsisimba na lang sila. Tuwing linggo. Parang ganun ang thinking natin. Sa totoo lang, alam niyo naman yung naging pandemya natin, di ba? Ito, masasabi ko, pandemic din ito, yung leadership shortage. Sa maraming simba, kasi hindi lang sa Pilipinas eh, sa buong mundo yan, mga kapatid, yan pa rin ang problema nila, mga kapatid. Ngayon, bakit ba nagkakaroon ng sakit? Ano ng pandemya? Bakit maraming tinamaan ng sakit? Anong pinanggalingan niya? Virus. Dahil may virus, kaya nagkaroon ng disease. Parang, alam mo, lagnat, hindi naman sakit ang lagnat. Simptomas yan na nagsasabing may problema sa loob. May sakit na. Ngayon, itong leadership shortage, yan yung tinatawag na disease. Pero may pinanggalingan yan. Anong pinanggalingan yan? Virus. E ano yung virus? Limiting beliefs. Kaya masosolve natin yung shortage sa leadership kung matatanggal natin ang virus. At ano yung virus? Limiting. Getting it? Kaya hindi lalago ang church. Bakit? Bakit? May virus eh. Kaya dapat mapigil ang virus. Yung masyado tayong mga maraming limitasyon sa ating mga pag-iisip. Limitasyon sa ating mga paniniwala. Noong araw, nagkaroon ng tinatawag na mad cow disease. Alam niyo nangyari sa mga baka? Mga nababaliw. Bakit? Kasi sa utak. Tinamaan yun. Virus sa utak. Talagang lahat, mga nabaliw. Grabe yun.
Ganun din sa mga Christian. Eh, mga limiting beliefs yan. Kaya, tinungkol yung katabi mo, di ba? Hindi ko naman sinasabing baliw yan, ha? May mga sarili pa rin mga paniniwala. Dapat maintindihan natin ito. Halimbawa, bakit hindi umaasenso? Sariling paniniwala yan. Ano yun? Eh, mahirap lang kami. Eh, hindi ako nakapag-aral eh. Eh, mga paniniwala. Kung bakit tinatanggap niya na hindi siya umaasenso sa buhay. Because that is your belief. Pero nais ko sabihin sa inyo, hindi lahat ng umaasenso ay may pinag-aralan. Hindi lahat ng umaasenso agad sa buhay ay may kaya sa buhay. Hindi. Marami pong umaasenso hindi nakapag-aral. Maraming umaasenso sa buhay na nagsimula sa wala. Are you following? Halimbawa, yung pag nagkaroon ng problema sa relationship, isa na ano agad iniisip, ay, wala nang solusyon to. Hindi na magkakasundo eh, pastor. Hindi na magkakaayos. Saan mo kinuha yun? In your beliefs. Halimbawa, ganito, may nag-criticize sa'yo, paano mo hinaharap yung ganong bagay? Kapag may nagsabi sa'yo ng mga negatibong bagay sa sarili mo, pag may nag-chismis sa'yo, may nanira sa'yo, ano agad ang iisipin mo? Totoo? Depende yan sa paniniwala natin, mga kapatid. So, marami pa rin ang hindi natin naiintindihan sa buhay. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Kaya dapat, mapagtagumpayan mo kapag meron kang dumating ka sa punto na hindi mo maiintindihan, you need to overcome that. Because you will depend on your beliefs. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, mga kapatid. Kaya, ano sabi ni Pablo, you need to renew your mind. Because now you're a Christian. Kailangan magbago kayo ng isip. Kasi maraming mga nailagay na dyan sa isip niyo. Para malaman niyo kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay ninyo. Kung ano talaga yung mabuti at katanggap-tanggap o kalugod-lugod sa Diyos. Saan magsisimula? Pagbabago ng isip. Virus yan. Kapatid. Kaya tingnan niyo yung prodigal son. Nung nagkamali siya, di ba? Ano ang naging resulta nun? Kawalan. Pagkalugi, pagkabaksak. But he came to realize that he was wrong. Napag-isip-isip niya, nagkamali pala ako. Bakit? Kasi ang paniniwala ko ron, okay lang kunin ko yung mana ko kahit buhay pa ang tatay ko. At gusto ko, pwede namang ako ang masunod. Ba't lagi siyang nasusunod? Hindi ba pwedeng ako rin ay nasusunod sa buhay ko? Kaya umalis yung papa eh. But he came to realize that he was wrong. See? Because of belief. Limiting beliefs. Maaring, kaya ginamit ko yung limiting beliefs. Maaring, okay naman yan, kaya lang kapos. Hindi kumpleto eh. Hindi complete information eh. Naging mabilis tayo sa paghusga, mga kapatid. Are you following? So ngayon, talakayin natin, saan ang gagaling ang virus na yan? So saan nagmula yung virus na yan? Ano yun? Yung limiting beliefs na nagbunga o nagresulta ng leadership shortage sa church na nagbubunga kaya hanggang ngayon, mas marami pa rin ang nasisirang pamilya, nasisirang relasyon bilang mag-asawa. Marami pa rin ang napapahamak ng mga kabataan. Marami pa rin ang mga nasisirang buhay because no one walang mag-lead sa mga tao ito. Are you following? So bakit wala pat hanggang ngayon? Because they need someone na mag-lead sa kanila sa Panginoon. Eh paano magkakaroon na mag-lead sa kanila o yung pasok sa leadership kung hanggang ngayon kapos pa rin ang paniniwala natin tungkol dyan.
Kaya meron akong ipabahagi sa inyo na pinagmumula niya. 5 sources of limiting beliefs. Bakit naging tapos yung ating mga paniniwala, lalong-lalo na sa Diyos? Sa ating relasyon sa Diyos, pagdating sa pagsunod natin sa Diyos, pagdating sa pagtitiwala natin sa Diyos, pagdating sa pananampalataya natin sa Diyos. Bakit hindi agad-agad meron sa ating hindi agad-agad naniniwala? Because of your limiting beliefs. Okay? Number one source is during your childhood. Mula doon sa pagkabata. Parang ganito ha. Minsan, masaya na tayo pag may mga nakakakilala sa Panginoon. We rejoice. Okay naman na. Gusto natin mo lang. But it's too early to rejoice. Kaya minsan, nawalitaan kayo. Pagdating sa showbiz, uy, talaga? Nakakilala na sila sa Panginoon? Oo, masaya tayo. Eh, siyempre, eh, kilala yan eh, di ba? Tapos, after a month, ay, iwalay na. Ba't ganun? Uy, si ano raw, naborn again na. Ay, talaga? Oh, ba't bumalik sa pagiging addict? Masaya na tayong naging mabilis sa pagdiriwang, mga kapatid. Pero hindi natin alam, sino bang nakakilala kay Lord, marami pang dapat ayusin dyan, kapatid. Amen? Marami pa eh. Mga deeply rooted issues sa kanilang mga buhay. Kaya pansinin nyo, kapag nakakilala sa Panginoon, hindi naman agad-agad nagagamit ng Panginoon yan. Hindi pa sigurado kasing magpapatuloy pa rin yan eh. Eh, hindi ka pa nga sigurado kung talagang nakakilala sa Panginoon yan eh. Nung nakita mo lang dumalunong si Ba, nag-rejoice na tayo. Tapos magugulat ka na lang, asa na? Tapos makikita mo, nagbibisyo pa rin eh. Akala ko ba? Tapos nagugulat tayo. Kasi akala natin, pag kumilala sa Panginoon, that's it. Everything is okay. No? Marami pa tayong dapat ayusin dyan, mga kapatid. Are you following? O, paano ba tayo pinalaki ng pamilya natin? Anong kinalakihan natin sa pamilya natin? Maraming mga naitanim sa atin dyan eh. Kaya nga pag nag-child dedication ako, lagi ko ina-advise. Yung ages 0 to 6, crucial yan. Sino rito may mga anak na nandun pa sa edad na gano'n? Ingatan ninyo yung makikita niyan sa inyo. Pag-ingatan ninyo yung maririnig niyan. Ingatan din ninyo yung madarama niyan. Kasi kahit mali, tama sa kanila. At makakalakihan na nila yon, mga kapatid. I-advise ko sa kanila, kung mag-aaway kayo, eh yung anak ninyo, dalhin nyo muna sa biran ninyo. Paalam kayo, sabihin nyo, nay, sayin nyo muna to. Bakit? Mag-aaway kami mag-asawa eh. Kaya sabi ng Proverbs 22 verse 6, ituro sa bata ang tamang pag-uugali. Bata pa lang. At hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya nang makakilala sa Panginoon, may mga limiting beliefs pa rin. Galing saan yun? Sa pagpapalaki sa kanya. Sa mga naituro sa kanya. Lalo na pagdating sa pagkilala sa Diyos. Karamihan sa atin, ibang pagkilala natin sa Diyos. Karamihan sa atin, iba yung pamamaraan na naging relasyon natin sa Diyos. May kanya-kanya tayo ng style eh, mga kapatid. May kanya-kanya tayo naging pamamaraan kung paano natin pakikitunguhan ang Diyos. Kung paano natin lalapitan ang Diyos. Depende pa yon sa paniniwala ng pamilya nila. Kung saan sila naniniwala. Eh ngayon, nakakilala ka sa Panginoon. Okay na ba yon? Hindi pa rin. Kailangan i-deal pa rin natin yon. Mga kapatid, are you following? Kaya napakahalaga ang isang Kristiyano dumiretso sa isang proseso. Kaya meron tayo ngayong isang sistema na proseso sa pagpapalago. Hindi kasi po pwede kung nakakilala ka na sa Panginoon and that's it, padalo-dalo na lang tayo na walang mangyayaring proseso sa atin, mga kapatid. Kaya ang maganda ngayon, meron tayong tinatawag na lead to empower and develop each and every one of us. Idadaan tayo ngayon sa proseso. A life
changing experience. Can you say amen to that? Kaya, nang ang virus dumapo sa utak natin, yan, nagkaroon ng sakit. At anong naging sakit? Hindi nagiging leader. Ikaw ba inisip mo agad yon? Nung maging Christian ka, ay gusto ko maging leader. Hindi. Hindi rin nakakagawa ng leader. Bakit? Because of that virus, limiting beliefs. Yung nakalakihan natin. E isipin nyo, ilang taong ka na nung makakilala ka sa Panginoon. Antindi na lang mga nakasanayan mo sa buhay mo noon. Alam mo, very simple. Pinagdadala ko kayo ng Bible. Ba't di mo madala-dala yan? Eh, basta nakasanayan ko na di magdala ng Bible. For how many years? 40 years? 50 years? Di naman ako nagdadala ng Bible. Tapos, isang taong pa lang ako rito, pinipilit mo na akong pagdumalo ng gawain, dapat may dalang Bible? Eh, teka muna. Why? Because of your limiting beliefs. Are you following? Oh, manghikayat kayo! Buti nga, Pastor, ilang taon naman ako hindi nanghihikayat ah. Masimba-simba lang naman ako noong araw, and that's it. Tapos ngayon, gusto mo, pag nagsimba ako, meron akong kasama. Ay, hindi kami ganun noong araw. What's the problem? During childhood, from our family. And number two, negative friends. Okay? Lagi nating tatandaan ngayon, sa church natin ngayon, sa whole denomination natin, gumagawa tayo ngayon ng leader. Amen. Yan ang hinahanap natin ngayon. Mga leaders. That's why we need to identify potential leaders. O, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, leader ka ha. Pero may proseso eh. Mabati. So we need to develop current leaders now. How many leaders do we have right now? 160 leaders. Because we need to multiply future leaders. Kaya pasin ninyo, ganito. Bakit kahit nakakilala na sa Panginoon, matigas pa rin ang ulo? Pakikatok mo yung ulo ng katabi mo, magpaalam ka lang. Bakit? Kasi pag ganyan, maganda, alamin natin. Di ba nakakilala ka na sa private, matigas pa rin ulo mo? Eh maganda, alamin mo, sino bang yung mga nakasama niya noon? At ilang taon niyang mga nakasama yan? Sa ganyang mga pag-uugali, mga batid. Ha? Bakit? Anong ibig sabihin ko noon? Kasi yung mga nakasama niyan, hanggang ngayon, may impluensya pa rin sa kanya yan. Mga naka-impluensya pa rin sa kanya yan, mga kabatid. Are you following? Ha? Eh kahit nga mga Christians, dito sa atin, may mga negative attitude pa rin. Kahit sa loob ng simbahan, makikitaan ka pa rin talaga na parang hindi Christian. O, tingnan mo ulit katabi mo, mukha bang Christian? Mukha naman. Paglabas. Kahit sa loob ng simbahan, mga kapatid, marami tayong makikita pa rin. Mga dapat baguhin. Eh kung paraiso nga pinasok ng ahas eh, simbahan pa kaya, mga kapatid. So bakit marami mga negative pa rin na simbahan? Yung bang, hindi agad naniniwala. Bakit? Eh kasi hindi naman tinuloy sa discipleship ang buhay. Eh ano ba yung discipleship? Pag-aayos ng buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo mga patina, pumupunta tayo rito, hindi para lang paiyakin kayo. Hindi puro ganun mo. Hindi puro emotional. We're here to change. Para mabagong buhay natin. Para sa susunod naman,
hindi mo na iniiyakan yung problema na yan. Sa totoo lang, mga kabatid, tingnan mo yung mga mundong ginagalawan mo sa trabaho, sa school, lahat. Sino yung mga nakakasama mo dyan? Hindi naman masama yung kasama kanila. Pero sana magkaroon tayo ng goal na makasama mo sila. So hindi ka lang makasama nila, dapat sila makasama mo rin sa iyong belief, sa iyong mga pinaniniwalaan ngayon, mga kapatid. Yung sinasabi ko sa inyo, na hindi na ikaw ang ma-impluensya this time because you are the salt and light of this world. Ikaw naman ang maka-impluensya sa kanila. Amen? Kaya, minsan, kahit Sunday, tinatabla natin yan. Minsan, di tayo nakapagsimba. Sino kasama natin? Nako niyo, kapatid. Ha? Sinong kasama natin? Dapat kasi, sa totoo lang, may mga kaibigan ka talaga na maglalapit sa'yo sa Diyos. Kasi may mga kasama pa rin tayo. Kung susundin mo sila, hindi pampalapit sa Diyos yun eh. Pampalayo sa Diyos eh. Kaya dapat siguraduhin mo, may mga kasama ka talaga na makapagpapalapit sa'yo sa Diyos. Kasi kung hindi, eh, mga casual friends mo lang sila. Yung tipong hindi ka nila pwedeng ma-impluensyahan kung mali at masama. Yung sinasabi ko sa inyo, dapat malinaw sa'yo at malinaw din sa kanila. Na sa kanila pwede, pero sa'yo, hindi na pwede. So dapat klaro sa kanila yon, mga kapatid. Kapag kasama mo sa kanila, para hindi ka na inaanyayan, tumoma, panigarilyo, pagbisyo, Sunday na Sunday, dito tayo. Hindi, dapat malinaw sa kanila. Alam mo, pag Sunday, inuuna ko muna si Lord. Amen? Sa totoo lang, hindi ka na dapat na-influence. Lagi mo tandaan, kung sino yung malapit sa'yo, yun yung nagkakaroon ng access sa buhay mo. Kung sino yung mga taong talagang malapit sa'yo, sila yung nagkakaroon ng influence sa'yo. Sila yung mga mayroong say sa iyo at sila yung mga talagang pinakikinggan mo, mga kapatid. Depende yan sa uri ng relasyon meron ka sa kanila. Pag malapit talaga sa iyo yan, ay, tinitiyak ko sa iyo, pakikinggan mo yan sa buhay mo. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesus, inilapit tayo sa Kanya. Para ano? Pakinggan mo siya. Remember, last Sunday, sabi ko sa inyo, huwag ka lang basta lumapit kay Lord, magpakalapit ka sa Panginoon. Para ano? Madali kang magtiwala sa Kanya. Madali kang sumunod sa Kanya. Bakit? Eh, close kayo ni Lord eh. Alam mo sa tabi mo, close ba kayo ni Lord? Kaya sabi ng John 15:15, pansinin nyo, hindi ko na kayo itinuturing na alipin. Bakit? Dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na kayong mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Inaalipin ang turing sa atin eh. Kaibigan, bakit? Gusto ni Lord maging malapit kayo sa isa't isa. Sapagkat nais niyang sabihin ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Amen for that? That's why Jesus is the best friend. So, kapatid, maaasahan mo talaga yan. Kaya dapat may mga kasama ka talaga na meron kayong iisang vision, mission. Kaya nilinaw na natin yan. Okay? Kaya minsan may mga umaalis sa church. Anong dahilan? Ano nalang minsan ang problema? Church, hindi yan ang problema. Ang problema natin, yung limiting beliefs natin, mga kapatid. Minsan, mas nakikinig pa tayo sa kanila kaysa dito. Di ba mga magulang, minsan gano'n. Pag hindi naging malapit ang ugnayan ninyo sa inyong mga anak, minsan sino pa mas pinakikinggan nila? Mga barkada nila. Minsan mas naniniwala pa sila sa mga barkada nila eh. Kaysa sa atin eh, mga kapatid. Pero nasaan ang problema? In your relationship. Number three. Isang pinanggagalingan ng limiting beliefs kung bakit kapos ang ating nagiging paniniwala lalo na sa Diyos.
yung culture. A culture that celebrates mediocrity. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ha? Pansinin nyo, galing na mula sa pagkabata na kalakihan mo, marami kang naging paniniwala. At pag tinignan mo talaga yan, parang kapos pagdating sa pagkilala sa Diyos. Pagdating sa pagsunod sa Diyos. Pagdating sa relasyon sa Diyos. Pagkatapos, yung mga nakasama mo pa for how many years? Na sana nga, kahit pa paano kung mga relihiyoso, eh kung hindi pa mga relihiyoso, yung mga nakabarkada mo for how many years, mga kapatid? Ha? O ngayon, dahil doon, merong na-establish na culture sa'yo. Parang nakasanayan mo na yung ganyan, mga kapatid. Ibig sabihin, sanay ka nang ginagawa mo yan, normal na sa'yo yon, sanay ka na doon. Mediocre. Ha? Ibig sabihin, okay lang yung pangkaraniwan. Yung bang ayaw mo nang umangat pa? Kaya nga mediocre, ibig sabihin, medya-medya lang. Tingnan mo yung katabi mo, medya-medya. Ano ibig sabihin niyan? Na parang ganito, okay, nung kumilala ka sa Panginoon, may nangyari naman. Okay, kahit papano. Umangat eh. Kaya lang, nung gumit na, tumigil ka na ron. Bakit? Inisip mo, may nangyari na naman. Oo, may nangyari nga, kaya lang hindi mo nakikita. May mga mangyayari pang maganda sa buhay mo. Kaya lang, because of that kind of spirit, na, di okay na ako, pastor. Relax na ako sa ganito, pasimba-simba. Tingnan, nagsisimba na ako eh. Okay na, pastor, na pabasa-basa, nakikinig na naman ako ng salita. Pag nangangaral ka naman eh, dati hindi ako nakikinig ng salita ng Diyos eh. Tapos ipasusulat mo pa sa akin sa notebook. Eh, at least may nangyari na naman. Eh, para kang ganito, kapatid, parang ang estudyante na ang panalo mo sa buhay, makapagtapos lang ng pag-aaral. Pero paano yung may mga medalya? Paano yung mga tinatawag ng mga first honor? Eh, baka namang ganito lang ang gusto mo. Isang estudyante, excited umuwi ng bahay, gusto ibalita sa kanyang magulang. Bakit? Eh, kamuntik na siya maging top. Excited siyang ibalita yun. Kamuntik na. Nung dumating siya sa bahay, sabi niya sana, nanay, alam mo kanina, kamuntik na ako maging top sa klase. Talaga, ba't mo naman nasabi yun? Kasi in-announce kanina kung sino yung naging top. Oh, katabi ko lang eh. Muntik na ako. Diba? Parang gusto mo ata, ganun lang kapatid eh. Eh gusto ni Lord, maging top one ka eh. Amen? Palakpakan ni Lord, palakpakan natin si Lord. Kaya kung pwede pa, ba't hindi mo gawin? Dapat habang nabubuhay tayo, hayaan natin kung saan tayo dali ng Diyos, pumaroon tayo mga kapatid. Huwag tayong malimitahan ang mga sarili nating mga paniniwala na hindi na mangyayari, hindi na pwede pa. Parang ang substandard Christian yan, mga kapatid. Hindi po pwede yung ganon. Hindi tayo pwedeng maging pangkaraniwan lang na kagaya nila. Make a difference, mga kapatid. Amen? Gumawa tayo ng pagkakaiba, mga kapatid. Huwag tayo maging masaya lang na once a week nakapagsimba tayo. Hindi ganon. E paano pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hindi na tayo Christian? Dito lang ba tayo nagiging Christian every Sunday? That's not a Christian life. Christianity is a lifestyle. Everyday lifestyle yan, mga kapatid. Amen. Hindi lang tuwing linggo may napapakinggan tayong salita ng Diyos. Dapat araw-araw, meron tayong napapakinggan salita ng Diyos. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Dapat alam mong pwede pa. Sabi mo sa tabi mo, pwede pa. Huwag tayo maging mediocre Christian. Problema rin yan. Nakakahawa rin yan, mga kapatid. Eh, ba't siya? Wala naman sa training. Eh, ba't siya? Hindi naman home cell group leader. Eh, ba't siya? Hindi naman umahati ng home group. O, eh, ba't ito? O, Sunday lang. Hindi kami ganun din. Hindi. Ba't mo gagayahin yung kulang? Ang gayahin mo, yung kumpleto. Ba't mo gagayahin yung mali? Ang gayahin mo, yung tama. Amen? Alam nyo, minsan, pag pinapili tayo ng mabuti at masama, madaling piliin ng mabuti.
Ba't mo pipiliin ang masama? Papiliin ko kayo. Sige. Sino rito pipili? Pili kayo. Mabuti o masama? Masyempre mabuti. Diba? Madali lang yun. Saan tayo nahihirapan? Sa mabuti at pinakamabuti. Piliin kita. Anong gusto mo? Pinakamabuti o mabuti? Bisa pinipili mo, mabuti. Okay naman ito. Mabuti naman ito. Hindi mo masama. Bakit? Eh, mabuti naman ito. Eh parang ganito, kapatid. Bigyan kita, papiliin kita. 1,000 o wala? Bigyan kita. Pili ka. Bigyan kita 1,000 o wala? Siyempre 1,000. Eh kung ganito. Mamili ka. 1,500 o 1,000? Ha? Oh, sorry. 1,000 o 1,100? Siyempre isipin mo. Hindi naman difference o 100. Okay na ako 1,000. Hindi. Mas malaki pa rin ang 1,100. Parang ganyan sa buhay natin. Huwag mo limitahan ang sarili mo. May gusto pang gawin si Lord sa buhay mo eh. Tapos binibigyan mo na agad ang limitasyon. Eh, kalabitin mo ang katabi mo. Buhay pa ba yan? O iba't tumitigil ka na. Life must go on. Amen. Alam mo, alahan din si Lord. Sabi mo sa ito, huwag kang titigil. Good, better, and best. O pag may best ka na, gawin mo pa rin better para maging best na rin. As simple as that, mga kapatid. Amen. Eh, parang ganito, sige. Paano kung ang simbahan walang kultura ng ebanghelismo? Kasi sa church natin, culture natin mag-evangelize eh. Eh kung tanggalin kaya natin yan, pati kultura ng discipleship, wala tayong discipleship. Wala tayong training about leadership. Tanggalin natin lahat yan. Anong gagawin mo? Ha? May sarili kang lifestyle. So tanggalin natin kultura ng evangelism, ano mangyayari? Eh baka sa pamilya mo, ikaw lang makakilala sa Panginoon. Kasi wala tayong culture of evangelism eh. Sino sa inyo rito, okay ka na ikaw nasa simbahan, yung asawa mo nasa sabungan? Sabi, may Kristo rin naman dun, mas marami pa. Parang okay lang sa'yo yung gano'n. Ikaw nasa simbahan sila, nandun sa mall. Is that okay with you? Bakit? Eh, nawalan ka ng culture na pag-invite sa kanila eh. Parang sa'yo, okay lang yon. How about discipleship? Tanggalin natin yan, yung ayusan ng buhay. What will happen to you? Hanggang ngayon, di ka mababago. Bakit? Eh, ikaw pa rin naman susunod. Eh, kasi pag pumasok ka sa discipleship, may mag-aayos ng buhay mo. Susunod ka rin, kapatid. Eh, sanay ka rin, ikaw ang nagpapasunod. Paano? Hindi mababago buhay mo. O, tanggalin natin ang leadership. Paano magle-level up yung faith mo? Eh, hindi naman mawawala ng mga problema at pagsubok at pangangailangan sa buhay. Eh, hindi mo maranasan yung breakthrough. Pag ganyan ang tukso, baksa ka lagi. Hindi mo na mapagtagumpayan ang tukso na yan. Bakit? Eh, dyan pa lang, sapat na eh. Dadagdagan pa ng kaaway. Eh, bakit? Eh, kasi hindi tayo nagpapalago. Hindi natin pinalalago yung sarili natin, yung pananampalataya. We're not preparing for future. Kaya sabi ko sa sinabi ako, hindi porke hindi mo na ginagawa yan, hindi na mauulit. May posibilidad pa rin maulit yan. Ganyan ang kaaway. Ibabalik ka kung saan ka bumaksak. Eh bakit? Alam niya, bumaksak ka ron eh. So there is no assurance. Kaya sabi ko, kaya mahalaga lagi, may nagpapaalala sa'yo. Amen? Kasi pwedeng maulit yan. Huwag kang magpakasiguro doon yan, mga kapatid. Kaya lahat tayo, dapat, huwag kang mag-relax-relax lang, kapatid. Alisin mo yung spirit na mid-joke. Hindi po pwedeng okay na ako rito. Hindi. Kay Lord, hindi yung pag okay ka na, kunin ka na ni Lord. Eh sabi mo kasi okay ka na eh, di ba? Dapat lagi mo sabihin, Lord, hindi pa ako okay. Oh, sige, dahilan yan. Sige, tuloy. Tuloy ang relasyon dito sa lupa. Kasi pag sinabi mo ng okay, ituloy na natin dito sa langit. Okay ka na pala eh. Oh, sino rito yung okay na? Oh, ngayon, ayaw na ninyo maging okay.
Dati sa'yo, okay lang pasimba-simba. Feeling ko, ngayon, hindi na okay. Talaga. Because we're here for a purpose. Nilayunin na lang tayo kung bakit tayo narito, mga kapatid. Amen! Palapakan nga natin si Lord. Hallelujah! Ay, basahin ko na mabilis, 1 Corinthians chapter 9, 25 to 27. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina sa sarili upang makamit ang gantimpala. At natin sayapin yun. Ginagawa niya ito para gantimpalaan, hindi para ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Kaya nga may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Eh, nililaw sa atin ang vision and core values natin. Malinaw ang takbuhin at direksyon ng ating simbahan ngayon. Amen? Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Don't just aim to go to heaven. Aim for the prize. Naparito si Jesus, ano sabi niya? Upang magbigay ng buhay, buhay na masagana at kasiyasiya. Huwag natin sayangin yun. Let us maximize our lives here on earth. Amen. Magandang mabuhay tayo ayon sa layunin ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayo magsayang ng buhay. Amen. Hallelujah. Kaya lagi natin tandaan, mga kapatid, dito sa Door of Faith ngayon, we're producing leaders. Hindi ako nagpapasto dito para mangaral lang. Hindi. Merong mandato sa atin ngayon, mga kapatid. Itong vision, mission, and core values. That is why I am here as your pastor. Amen! So we need to create a culture based on the Word of God. Hindi po pwedeng kanya-kanya tayo ng lifestyle, mga kapatid. Hindi po pwede. Dapat ang Kristiyano, iisa lang ang lifestyle para hindi malito ang mga nasa labas, mga kapatid. Hindi rin maintindihan tuloy. Asan ba talaga ang totoong Kristiyano? Kasi hindi po pwedeng kanya-kanya tayo, mga kapatid. That's why we need to create a culture na iisa lang sapagkat meron lang tayong isang Diyos, isang Espiritu, isang pananampalataya, at isang Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. And number four, second to the last, poor theology. Ako, ito na, mga kapatid. Marami pa rin mga Kristiyano na hindi nila lubos na mapakinabangan yung relasyon nila sa Diyos. Yung pagiging Kristiyan nila. Why? Poor theology. What is theology? Pag-aaral patungkol sa Diyos. Kulang pa rin tayo ng pagkilala sa Diyos natin, mga kapatid. Of course, hindi naman natin makikilala talaga ang Diyos. Ang Diyos ang nagpapakilala sa atin eh. Mga kapatid, but let us not miss that opportunity to get to know the Lord. To get to know our God. Ang Diyos ang nagpapakilala sa atin. Kaya dapat nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sa alam mga Christians, TFCCians, huwag lang John 3.16 ang memorize natin sa Bible. From Genesis to Revelation, hindi ko naman sinasabing i-memorize nyo lahat ito. Pero huwag naman John 3.16 lang, kung ano pa, 1.3.16. Yun din yun, mga kapatid eh. Are you following? Because we cannot produce leaders as you cannot produce leaders kung yan lang akala mo sa salita ng Diyos. Maraming umalis sa simbahan because of poor theology. Kapos sila ng pagkilala sa Diyos, mga kapatid. Yung mga paniniwala nila sa Diyos, kulang, iba, mali pa. Hindi lang kulang, mali pa. Kaya minsan, hindi natin magawang sundin ang salita ng Diyos. Minsan, namimili tayo eh. Nang susundin nating salita ng Diyos. Bakit? Kapulangan ng kaalaman. Bakit marami pa rin Kristiyano hindi nagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw? Bakit marami pa rin mga Kristiyano Sunday na Sunday hindi nagsisimba? Bakit marami pa rin mga Kristiyano hindi naniniwala sa tithes and offering? Why? Because of what? Poor theology. Naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo naman napag-aralan. Bakit mo paniniwala at titindigan ng isang paniniwala hindi mo naman pinag-aralan yun? At bakit mo huhusga ng isang bagay na mali na hindi mo naman pinag-aralan?
Bakit naniniwala tayo sa tithes and offering? Sapagkat itinuro at itinuturo ng salita ng Diyos. Inaral natin, pinag-aralan natin. Bakit hindi ka naniniwala? Hindi dahil sa mali ang pag-aaral mo. Kundi, tapos. Wala tayong alam. Eh, hindi tayo nagbe-benefit. Akala tuloy natin, ang Kristiyanong pamumuhay hindi maganda. No! That is the best life that you could live here on earth. Being a Christian. Amen? But the problem is poor theology. And sabi ng Diyos sa 1:8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat na nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! It's the will of God. Kalooban ng Diyos yan na guminhawa ang ating mga buhay. Kaya lang pag may poor theology, pag mahirap na, nahihirapan na tayo. Pag mahirap na, nahihirapan na tayong intindihin yan, mga kapatid. Kaya minsan, ha, yung pang lagi natin sabi, kung pinanganak ka bang mahirap, huwag kang mamatay na mahirap. Amen! You have Jesus in your life. Huwag mong hayaan, sa langit ka na lang liligaya. Di siya, pastor, sa langit na lang ako liligaya. Dito talaga wala nang ligaya rito. Nagkakamali ka, kapatid. Isa sinasabi mo, pastor, hindi ako leader. Sino nagsabi sa'yo? Hindi ako aasenso. Sino nagsabi sa'yo? Belief mo yan eh. Pastor, hindi ko kaya. Hindi ko magagawa. Ba't puro ka hindi? Saan mo nakuha yun? Yung iba sa atin, ang daming bakit. Bakit kailangan? Bakit ko kailangan gawin ito? Bakit kailangan mag-devotion? Bakit kailangan dumalo ng mga home group? Bakit kailangan mag-disciple? Bakit kailangan may leader ako? Bakit kailangan may i-disciple ako? Bakit kailangan mag-invite ako? Bakit kailangan mag-tights ako? Ang daming bakit! Eh, may mga Christian, mga paniking Kristiyano. Ayaw bakit? Mga paniking. Yung bang, ba't ako? Ba't ako? Ba't hindi siya? Ba't hindi sila? Ba't ako pa? Ang dami nating why? Poor theology. Kaya marami kang tinatanong, hindi nagtatanong. Mas maganda yung nagtatanong, hindi yung tinatanong. Bakit gano'n? Bakit gano'n ang buhay? Bakit gano'n ang nangyari sa akin, kapatid? Hindi mo lang maintindihan. Walang problema na problema kung alam mo ang solusyon. Hindi mo lang minsan maintindihan, pero I want to encourage you. Sa panong hindi mo maintindihan, tandaan mo lagi merong Diyos na nakakaintindi sa lahat. Amen. We need to know our God because we are worshiping Him. We depend on Him. Pwede tayo magtiwala sa Kanya. Pwede tayo manampalataya sa Kanya kung kilala mo siya. Eh sabi ni Pablo, ano sekreto niya? Kahit gaanong hirap, dinanas ko lahat ng hirap, ang guminawa maghirap. Pero isang sigurado ko, ilala ko ang pinaglilingkuran ko. Ano sabi ng asawa ni Job sa kanya? Magpakamatay ka na! Sisihin mo na ang Diyos mo! Tingnan mo ang ginawa sa'yo! Tingnan mo ang nangyari sa'yo! Ano sagot niya? I know my God whom I serve. Kilala ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Kaya kahit nangyari kay Job yung kahit kailan, hindi niya sinisi ang Diyos. Nagtanong siya sa Diyos, hindi niya tinatanong ang Diyos. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! And last, ano yung una? During childhood, negative friends, culture of mediocrity, and number 4, poor theology. And last, culture of criticism. Kapag tayo, ang nakikita mo lang the other side of the coin, puro negative, puro pangit. Ha? Virus din yan, mga kapatid. Wala tayong hinanap kundi kapintasan, mga pagkakamali. Lahat negatibo ang nakikita natin sa buhay mo. Puro negative. Puro mali. Hindi lahat negative yan. Naniniwala pa rin ako, mas marami pa rin ang mabuti sa mundong ito. Amen? Mas marami pa rin ang mabait sa mundong ito, mga kapatid. Nandyan pa rin ang mga tama, yun ang tignan natin. Yan ang magpapabaksak sa ministry, mga kapatid. Nakakalungkot, minsan mga leaders pa. Sa kanila pa nang gagaling, mga kapatid. Na kapag may problema, hindi makita ang solusyon.
always focus on problem, not on solutions, mga kapatid. Yan sabi ng Matthew 15:19, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para mamuhay mga lunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling at manira ng kapwa. Ephesians 4:31, alisin nyo ang anumang sama ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uring masasamang hangar. Ano ibig sabihin? Bawal ang judgmental. Kaya dapat meron tayong tinatawag na life-changing experience. Kasama po sa process natin yan. Marami pa tayong dapat isuko sa Panginoon. Marami pa tayong dapat i-deal sa buhay natin, mga kapatid. Let us be active and participation. Be connected. Connected with the right people. Importante, nagle-level up yung pananampalataya natin. Lumalago tayo, mga kapatid. Kaya merong Door of Faith Christian Church International. Amen? Let us not forget about our calling. Go and preach the gospel. Let us make it a culture, united as one. Let us take the challenge to lead these people to Christ. Jesus promised, I am with you till the end of this world. Let us all stand up.